Sa nauusong motovlogging, layunin kong ihatid ang kwento ng kasaysayan ng mga lugar na ating madadaanan. Halika kayo, samahan niyo ako dito sa Pandacan, ang lugar na aking pinagmulan. Kapag napag-uusapan ang Pandacan, ang maaari mong maisip ay ang buling-buling at ang fiesta ng Santo Niño. Tulad ng Cebu at Tondo, ginaganap ang fiesta ng Pandacan tuwing ikatlong linggo ng Enero. Ang buling-buling naman ay araw bago ang pista. Ito ay tradisyon mula sa pagsayaw ng mga kababaihan sa Pook noong 1800s. Nagsimula ito dekada matapos maitayo ang simbahan ng Pandacan bilang pasasalamat raw sa mga biyayang natatamo ng mga taga-Pandacan. Alamin naman natin ang iba pang kasaysayan ng lugar na to. Alam nyo ba na ang Pandacan ay tinaguri ang Little Venice? Dahil ito sa ang lugar ay pinalilibutan ng maliliit na sangang ilog na papunta naman sa ilog Pasig. Mayaman noon sa halamang pandan at unang tinawag na pandanan ang maliit na bayang ito. Sinasabing madalas hindi nagkakaintindihan ang mga Pilipino at Kastila noon sa ilang pagtatagpo nila, kaya nagre-resulta sa mga ngayoy ngalan ng mga lugar sa Pilipinas. O kung hindi naman, sa pagbibigkas, gaya na nga lamang ng pandanan na di naglaoy naging Pandacan. Dito rin sa Pandacan nagmula ang ilang prominenteng tao ng kasaysayan. Andyan si Pedro Balingit. Sino siya? Siya lang naman ang dato noon dito sa Pandacan. Isa siya sa mga lihim na nag-aklas noon laban sa mga Kastila. Siya at ilang mga pinuno o datu ng mga karatig lugar gaya nila Martin Pangan, Gobernador Silio ng Tondo, Magat Salamat, anak ni Lakandula, Juan Banal, pinuno sa Tondo, Esteban Taes, pinuno sa Bulacan, Felipe Salonga, pinuno sa Polo, Jeronimo Basi, kapatid ni Agustin de Gaspi, at si Agustin de Legaspi, pamangkin mismo ni Miguel Lopez de Legaspi. Taga dito rin sa Pandacan ang tanyag na Makata na si Francisco Baltasar, o mas kilala sa tawag na Francisco Balagtas. Siya ang may akda ng isa sa obre maestra ng Philippine literature, ang Florante at Laura. Bilang pagkilala, ipinatayo at pinangalan kay Francisco Balagtas ang pinakamalaking plaza dito sa Pandacan. Pinanganak naman noong 1835 dito sa Pandacan ang isa sa gumbursa, kilala bilang tatlong paring martir. Walang iba kundi si Padre Jacinto Zamora. Alam nyo ba na dito rin galing sa Pandacan si Wonder Woman? Siya si Maria Paz Mendoza Guazon, kilala bilang unang Pilipinang doktor. Siya rin ang unang Pinay na makatanggap ng diploma sa public high school. Una rin siyang profesora sa UP. Unang Pilipina na nanalo rin noong 1930 ng Zobel Prize para sa kanyang Notas de Viaje. Ilan lamang yan sa maraming nakamit ni doktora noon. At bilang pagpupugay, pinangalan sa kanya ang isang street sa Paco na dati Calle Otis. Ngayon kilala bilang Maria Paz Mendoza Guazon Street. Kilala mo ba si Ladislao Bonus?
Hindi ba nakaka-excite marinig ang ngalan ng mga lugar na ating kinalakhan? Yun nga lang, sinakop daw tayo ng mga Amerikano sa clip na yan. Pero alam nyo ba, isa sa mga nagpupulong dyan ay taga Pandacan din? Si Apolinario Mabini. Namalagi si Mabini noong panahon ng kanyang pag-aaral sa UST hanggang sa kanyang pagbabalik mula sa pagpapatapon sa ibang bansa. Ngayong panahon, ang dating tahanan ay inilipat sa PUP. Nagpalipat-lipat ito upang mabigyan daan sa pagpapatayo ng Nagtahan Bridge, kung saan ang dating lokasyon ay matatamaan ng naturang tulay. Bilang pagkilala kay Mabini, pinalitan ang pangalan ng Nagtahan Bridge ng Mabini Bridge ng nooy Pangulong Ferdinand Marcos. Kaya nga lang, madalas pa rin itong tawaging Nagtahan Bridge magpasa ngayon kaysa sa bago nitong pangalan. Ang tahanan namang ito ay ang Romualdez Mansion. Tumira dito ang dating First Lady Imelda Marcos noong kanyang kabataan. Sa hindi kalayuan ang Telmo House. Bidang-bida ang bahay na ito at paboritang pagganapan ng mga pelikula at palabas sa TV. Sa tapat ng Romualdez Mansion ay ang simbahan ng Pandacan, ang Santo Niño Parish. Ngunit ito lamang Biyernes, July 10, 2020, ginulat ang mga taga-Pandacan ng masamang balita. Ang simbahan ng Santo Niño ay tinutupok ng apoy na umabot sa fire level 3. Idineklarang fire out ng alas 2 ng hapon, pero nag-iwan ito ng pinsala na ikinalungkot ng mga taga-Pandacan. At ang mahigit 400 taong imahe ng Batang Jesus ay kasamang naabo. Bagaman malaking dagok sa mga Katoliko sa Pandacan, itong nangyari, hindi naman sila nawawalan ng pag-asa na ang simbahan ay makakabangon muli. Hanggang sa muling kwentuhang kasaysayan, ako po si Frank at ito ang Moto Arkitekto.